yung mga kahubang. Before tayo mag-start sa vlog natin, mga kahubang, yung title ng vlog natin, kung magkano yung sahod ko dito as a chef from 2011 hanggang ngayon. So before tayo mag-chat, mga kahubang, please subscribe my YouTube channel, mga kahubang, Boy Hubag ng Singapore. And don't forget to click the notification bell below para updated kayo sa bagong video ko, bagong vlog ko. Hello, good morning mga kahubang. Nandito pa tayo ngayon para i-share ko yung story ko dito sa Singapore. Para ako share. First mga kahubang, pumunta ako dito sa Singapore start 2011. 2011 mga kahubang, nagtrabaho ako dito sa Singapore. Ano pa? Nasa service staff ako. Nagtrabaho ako sa Japanese restaurant, mga kahubang. Start 2011 until 2014 dito sa Singapore as a service staff. But, mga kahubang, yung puso natin talaga nasa yung pagluluto na gano'n. Kahit service staff ako, tumutulong ako sa kusina, sa call sign, sa kaiten, gumagawa ng sashimi, mag-cut ng sashimi, mag-ano na maki, sushi. Kaya doon ko natutunan, mga kahubang, kung ano yung standard ng paano gawin yung Japanese cuisine. After na, mga kahubang, 2014, naglipat ako sa ibang company. Nalipat ako sa ibang company, but hindi siya Japanese restaurant naman, mga kahubang. Naglipat ako sa isang Western cuisine na restaurant. At doon ako nag-start bilang isang assistant chef, para kahubang. Nag-start ako bilang assistant chef on the spot direct kasi marunong na akong magluto, paano gawin to, experience na ako. Pero dito talaga sa Singapore, nag-start ako na mag-work as a assistant chef or chef. Kaya dito binuild yung skills ko, mga kahubang. Dito ako nag-start na gumagawa ng mga sariling menu ko sa nung pagpasok ko sa Western cuisine. At isa pa, mga kahubang, balik tayo sa last work ko sa Singapore. Alam niyo ba kung magkano ang sahod ko nung last 2011? First job ko dito sa Singapore, mga kahubang. Yung standard ng S-Class ng sahod ng Pinoy dito sa Singapore, 2011, mga kahubang, nasa 1.8 pa. But, nasa service staff ako. Yung company namin, last time, hindi malaki. Binigyan lang ako ng 1,400. At pagkina yung mga kahubang, kaysa nasa Pinas tayo, walang mamibigay sa atin ng 1,400. So, mga kahubang, kaya yung reason bakit ako umalis, kasi alam ko, bigayan sa mga Pinoy dito sa Singapore. So, standard sila, yung company dito, yung government dito, standard yung bigayan. Yung ibang company, hindi nagpago pala. Umalis ako. Kaya nga, napunta ako ngayon dito sa Western Cuisine Restaurant. Kahubang, maganda yung ano ko dito sa pag-build ng career ko sa Western. Dito ako gumagawa ng mga sarili kong menu. At okay din yung sahod ko dito. Ito yung first na company ko na nakakintay ng magagandang sahod. So, nag-start lang naman tayo, mga kahubang, sa 2,000 SGD yung sahod dito. 2015 ako, mga kahubang, nag-start sa Western cuisine ko.
Okay, mga kamag-at yun, mga kaobag. Nag-work tayo sa Western Cuisine noong 2015. Magandang bigayan natin. Pero, sa dahilan ng bakit tayo umalis na naman, dahil may magandang offer sa ibang company dito sa Singapore. Kaya, ang maganda sa Singapore, mga kaobag, iwan ko kung sino nakatry na dito mga binari. Maganda dito, kung may skills ka mga kaobag, mabilis ka lang makahanap ng trabaho. Maraming offer sa'yo. Marunong ka gumagawa ng mga sarili mong recipe, sarili mong menu. Maraming ka lang umahabog sa'yo mga kaobag. Mag-apply ka, mabilis ka matanggap. Kaya mga kaobag, noong 2016, umalis na naman ako mga kaobag. Bumalik ako sa same ko na trabaho ng 2011, Japanese restaurant, Japanese cuisine siya. Pero ibang company, mga kaobag. Nag-focus ako nun sa, nung pag-alis ko, 2016, nag-focus ako sa Kaiken, mga kaobag. Isang malaking Japanese chain din, mga kaobag, dito sa Singapore. So, gusto nyo malaman mga kaobag kung paanong bigayan nila bakit tayo umalis sa previous natin na Western Cuisine at nabiba tayo naman sa Japanese Cuisine mga kaobag. Ang dahil naman sa South mga kaobag. So, yung bigayan lang naman mga kaobag ay tumataging tingnan 2,400 SGD. Diba? Okay na yun, malaking nadagdag na yun. So, i-convert mo sa pisto, mga kaobag. Malaking tono. Kaya, umalis tayo mga kaobag sa ibang company na naman. So, maganda yung offer doon. Maganda din yung work natin doon. Kasi gumagawa tayo ng mga sarili natin yun, no? Sarili natin, recipe, mga kaobag. At, maganda din yung work hour natin doon mga kaobag. So, yun mga kaobag, yun ang advantage mo pag naging chef ka. Gumagawa ka talaga ng sarili. At tips ko lang sa mga chef mga kaobag, gumagawa na lang kayo. So, okay mga kaobag, proceed tayo. Noong 2016, so naglipa tayo sa Japanese cuisine. So, yung bigayan maganda. After nun, mga kaobag, may offer na naman yung tabago, mga kaobag. So, bakit hindi natin hindi natin offer? Kung malaki yung tulong sa pamilya natin sa Pinas. So, naglipat na naman tayo, mga kaobag. Ito yung, ko dito sa Singapore, palipat-lipat. Kung saan malaki, doon tayo. Tira-tira lang naman ngayon, mga kaobag. Importante, magandang nagawa mo sa mga company mo na pasukan mo. Nag-share ka ng mga recipe. Ibigay ka ng mga own making mo na menu. So, yun mga kaobag, naglipat na naman tayo sa isang healthy food na company. Simple Kitchen siya mga kaobag. Noong 2017. So, one year lang tayo sa last company ko sa Japanese. Noong sushi sashimi chef. Kaya mga kaobag, naglipat tayo ngayon sa healthy food company. At lalong gumaganda yung offer natin. Lalong gumaganda yung trabaho natin. Kaya naglipat ako mga kaobag. So, ano ba trabaho ko dito sa healthy food company mga kaobag? Yung trabaho ko lang mga kaobag, ako lang naman ang gumagawa sa mga bagong recipe. Kaya, ang ginagawa ko mga kaobag, nag-fusion ako. Gumagawa ako ng fusion ko na recipe. Gumagawa ako ng Western Japanese fusion mga kaobag. Healthy and healthy talaga. At mga kaobag, makabalik tayo sa Singapore na healthy. Yan mga kaobag,
magandang trabaho nila kaysa akin. Working time ko din maganda. Lalo na sa bigayan, mga kaupan. Gusto niyo malaman mga kaupan kung magkano yung bigayan nila sa akin nung nag-lipat ako sa kanila. Binigyan lang naman nila ako ng 3,000 Singapore dollars. So, mga kaupan, kayo, hindi. Diba? Malaking tulong na din. Nadagdag mga kaubang. Kaya, yung lang ko lang opportunity mga kaubang. Kinuha ko yung offer nila. So, nagtrabaho na naman ako ng maganda sa kanila mga kaubang. Ito mga kaubang. Mahaba yung trabaho ko dito na nabigay sa kanila. Magti-3 years ako sa kanila mga start 2017 tayo mga kaubag. Mag-start sa kanila. Magandang trabaho mga kaubag kasi tayo yung nagdala sa mga staff. At pupunta din ako sa ibang bansa para mag-train ng mga staff doon. Dito ko din na mga kaubag yung experience na maging isang R&D chef. Global R&D chef. So, maganda yung career natin mga kaubag. Blessings. Blessings ni God. Kaya maraming talaga mga kaubag. Ano ka lang, pray ka lang. Yun ang mga tips ko mga kaubag sa atin. Sa atin lang. At yun mga kaubag, nagtrabaho ako bilang isang R&D chef. Global R&D chef. Itong healthy food company mga kaubag. So, kaya yun mga kaubag, after natin magtrabaho sa kanila ng 2 years plus sa healthy food, naglipat naman tayo mga kaubag. Naglipat tayo. Bakit ako lumipat? Kasi malaking kampanya talaga ang bumasok sa opportunity ko. Kaya, hindi ko inano yung opportunity. Sayang. Kaya mga kaubag, after ng healthy food mga kaubag, Western at Japanese ko sinanggawa ko na yung city. Kinuha ko na naman yung bago ko sa mga kaubag. Ayan lang. Last year lang yun nangyari mga kaubag, 2019, kinuha ko yung offer. So, alam mo kung bakit ko kinuha yung offer mga kaubag, malaki lang naman mga kaubag yung ano. Tapos, malaking company din mga kaubag, kaya kinuha ko yung opportunity. Gusto niyo malaman mga kaubag kung paano ang bigaya nila, kung magkano ang bigaya nila. Tumataginting lang naman na 3,650. Okay? Sayang diba mga kaubag? But, ang problema mga kaubag, merong problema. Kasi, malaking company. Bago ka pa, may posisyon ka na, chef ka na. Hindi maiwasan yan mga kaubag. Sa mga kapwa mo, kalibel mo na posisyon na hihilain ka talaga. Kaya may stress din mga kaubag. So tips ko mga kaubag kung paano ko talampasan yung stress mga kaubag. Focus lang tayo sa trabaho mga kaubag. Kung ano yung dapat na trabaho natin, ganun tayo mga kaubag. Hindi na tayo na umaapak lang tayo sa hindi natin trabaho. Hindi na. Yun lang mga kaubag. Tsaka pray lang ni God. Yan ang importante mga kaubag. So mga kaubag, giyon mga kaubag. Gusto nyo malaman mga kaubag kung bakit ako lumipat dahil malaking kampanya siya. Yung mga kayong bagong opportunity na trabaho kasi malaking kampanya. 62 outlet lang naman dito sa Singapore mga kaubag. Kaya mga kaubag, tips ko sa inyo dyan. Yung mga dito sa ibang bansa, tips ko, start lang tayo ng mga kaubag. Start tayo ng
sa mababa hanggang pumunta tayo sa mataas. Hindi tayo pwede pumunta tayo sa mataas. Ayun ang tips ko mga kaubang. Patient lang. Tapos training lang. Yan ang importante mga kaubang. Kasi lahat ito, lahat ng nag-start ako ng trabaho dito sa Singapore mga kaubang. Nag-pray ako palagi dito. At alam ko, makukuha ko rin bandang huli. Kaya ngayon mga kaubang, makukuha ko na. Pero, at least mga kaubang, naka-survive na sa stress din. So, wala nang problema sa trabaho ngayon. At yun mga kahubag, yun ang tips ko para sa inyo, mga kahubag. So, mga kahubag, please subscribe my YouTube channel, mga kahubag. Boy Hubag ng Singapore. And don't forget to click the notification bell below para updated kayo sa bagong video ko, bagong vlog ko.